Good afternoon guys, welcome back po muli sa ating page, sa ating channel, muli si Chef Francis po. Meron po akong bibigay na limang tip, okay? Limang tips, okay, para sa bago kayo mag-open ng food business, okay? Iba pa to sa mga system na diniscuss ko nung nakaraan. Ito is ano lang, advance. Paano ba mag-open ako ng business? Ano bang gagawin ko? Mga ganang-ganan. Yun, nakaraan, ano ko na yan. Diniscuss ko yun sa kabilang live ko ng ano, sa Facebook, oh, sa live. Diniscuss ko lahat. Umabot ako ng almost 1 hour na. Ngayon, limang tips para bago tayo magsimula ng food business. Okay, unang-una guys, huwag tayong mag-open ng food business na gusto natin. For example, gusto natin ng food cart, gusto natin ng restaurant, gusto natin ng catering company, gusto natin ng central kitchen. Okay, kung hindi enough yung ating puhunan. Anong ibig kong sabihin? Magpapakonstruct ako ng kusina, magpapakonstruct ako, itong gastos ko lahat. For example, ngayon, ang isipin natin, sakto yung pera ko hanggang sa mag-open. Okay? Ngayon, yung perang sakto niya, is wala na siyang pang operating ano expenses. Yung pera niya, hindi na kayang bayaran yung upa sa susunod na buwan. Okay, sasabihin natin na, oh, gawin natin, dyan ko nakukunin sa susunod na, sa benta yung pambayad sa sweldo ng tao, pambayad sa renta, pambayad sa kung ano-ano. Kukunin na kagad nila sa benta, isipin kagad nila, sa first one, boom, malana ka na, kaya na kang bayaran agad yung ano. So, ibig sabihin yung eksakto lang na puhunan sa pag-open. Kailangan meron po tayong enough budget para sa operational expenses. Alright, para hindi po, what if hindi nga bumenta yung first 1 month mo? Nag-i-struggle ka pa kasi hindi ka pa nakikilala, ang dami pong gasto sa marketing, etc. Wala na. First 1 month mo pa lang, failure ka na kagad. Alright? Second is, huwag tayo magbubukas ng isang food business nang hindi natin alam yung bubuksan nating business. Anong ibig sabihin? Guys, hindi ka magiging magaling na basketball player kung hindi ka naglalaro ng basketball. Ano ibig ko sabihin? Hindi ka nag-work sa restaurant. Okay? Kung hindi ka man nag-work sa restaurant, kailangan mo ng training. Kailangan mo mag-work as a training. Kailangan mo ng enough knowledge dun sa bubuksan mo restaurant. Hindi pwedeng nood-nood ka lang ng Facebook. Hindi pwedeng tanong-tanong ka lang, guys. Hindi ganun. Hindi ka magiging magaling na coach kung hindi ka naglaro. Hindi mo laro yung laro, games na yon. For example, hindi ka magiging coach ng tennis kung hindi ka naglalaro ng tennis. Hindi ka magiging coach ng isang, hindi ka magiging magaling na coach ng isang basketball team kung hindi ka naglalaro ng basketball. Hindi ka pwedeng note-note ka lang. Okay? Hindi pwedeng tanong-tanong lang. Okay? Kaya nga kami dito sa company na pinanggaling ako, pag mayroon kaming hire na manager, kailangan niya talaga mag-work. Ibig sabihin mag-training. Nagbibigay ako ng 3 weeks training sa mga restaurant manager, sa mga operation manager. Anong ibig sabihin? Nagluluto din yan. Nag-ihiwa din yan. Tinitrain ko lahat yan sa kusina. Okay? Kung nung mayroong hire na isang pinakamataas na ano sa Kuwait, tinirin ko yan. Tinirin ko paano maghiwa. Tinirin ko paano maghugas ng ano, ng chopping board. Hindi dahil sa gusto ko lang siyang ano, utos-utusan. Kasi kailangan niya talaga matutunan. Kailangan niya malaman yung sistema sa kusina, sistema sa loob, bago siya maghandil ng food business. Okay? Pangatlo, kailangan po natin guys, sa food business, meron tayong stamina. Sa restaurant o sa food business, guys, ang trabaho dyan, hindi yan nakaupo lang. Na nakaupo lang sa opisina. Okay? Pag upo mo sa opisina, ano, after nyan, susulat ka lang, pipirma ka lang, magta-type ka lang, ayos na. Hindi. Guys, ito is from table, sa kusina, takbo, lakad, gano'n. Hindi po. Huwag ko kayong mag-open ng food business kung yun ang iisipin natin. Nauupo lang tayo. Na, ang gagawin lang natin is tumingin, panoorin sila sa camera, yung mga tao natin, at command ka lang ng command. Huwag ninyo na pong isipin na huwag tayo kayo ng food business kung gano'n ang isipin nyo. Alright? Pang-apat, kung magtatayo po kayo ng business at gusto nyo palaging mayroong free time, huwag na rin ninyong isipin yung food business. Okay? Hindi nga, sabi ko nga po ito,
yung free time, wala akong free time. Okay? Ngayon ang minsan nga mas nakaka-uwi na yung mga staff natin at ako yung owner. Yung employee natin from morning to 5 uwi na sila. Pero yung mga business owner, kailangan mo mag-stay pa ng mas mahabang oras. Okay? Hindi po tayo empleyado sa sarili nating negosyo, tayo po yung owner. Hindi po tayo pupunta lang diyan then uuwi na. Okay, huwag niyo na pong isipin na magtayo ng food business kung 'yun ang gusto niyo, yung free time. Okay? Ang panghuli is kailangan kung magtatayo ka ng food business, kailangan marunong kang magkipag-close deal. Okay? Makipag-close deal, pag-aralan niyo, mag-training po kayo paano makipag-close deal sa mga catering. Okay, hindi po 'yan porket ipo-post mo lang yung catering mo, ganito ang presyo, ganito masarap ang ganito. Kailangan matuto kayo makipag-close deal sa isang business partner. Okay, kung hindi man business partner o supplier, kung hindi man supplier, client, o kung event, client sa event. Okay, kailangan matuto po tayo makipag-close deal. So, yun po ang limang item na tips na ibinigay ko ngayon. Malaking tulong po yan. So, maraming salamat po muli. Si Chef Francis. Bye-bye!